Good day po mga sir, mga ma'am. Ayan si Brad Rico po ito ng Rehano Glass in Aluminum. Ayan ngayon guys, mag-i-install ulit kami ng modular aluminum kitchen cabinet. Bali, ilalim at saka itong taas yung lalagyan natin. Ayan, dala namin ngayon yung hanging cabinet saka yung ating ilalim ng lababo na may kasamang pull-out basket. Ayan, bali guys, ito yung ikakabit ko na hanging cabinet at yung aking kasama naman, kinakabit niya yung ilalim na ito. Siya nga pala guys, voice over muna tayo ngayon. Balita ko maganda raw itong ganitong setup. Kaya ngayon, voice over muna tayo guys. Try natin to. Para mas maipaliwanag din natin kung ano yung ating kinakabit, maging yung mga materials nito. Umpisahan na natin. Bago natin umpisahan, syempre kailangan muna natin punas-punasan yung pader na paglalagyan ng ating hanging cabinet. Kasi pag nilapat na natin yun dyan, hindi na matatanggal yung alikabok niya. Kaya kailangan bago ilagay, punas-punasan muna natin yan. Konting tiyaga lang at mamaya ilalagay na natin yung hanging cabinet. Shoutout nga pala kay Sir doon sa mayari. Yan, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Baka hindi pwede. Yan, salamat po sa tiwala po ninyo. Maraming pinagawa yan sa amin si Sir. Meron ding grills at saka itong mga hanging cabinet na meron din kasama mga screen door guys. Okay, salamat po Sir. So ngayon, natapos na natin punasan. Yan, ikakabit na natin itong hanging cabinet. Ito yung kabaak muna guys. Yung isa may tututok dyan dito sa left side pa. Isa-isa lang muna yung pagkakabit natin para ma-tornilyohan natin isa-isa saka natin isasalpak yung kabaak. La sa aking napakasisipag na mga kasama dito sa Rehano Glass in Aluminum. Yan na, grabe, malulupit sila, masisipag, magagaling. Ayan, salamat mga tol. So ngayon guys, sasabihin ko naman sa inyo kung ano yung ginamit nating materials dito. Bali ito guys ay modular aluminum kitchen cabinet. Ang ginamit natin dito ay tubular na 1x1 at saka 1x2 at saka ang ginamit pa natin dito ay cladding na double. Yan, laging cladding double ang ginagamit natin guys para maganda kahit yung loob tingnan. Gumamit din tayo guys ng estuko dito para doon naman sa likod. Ayan. Na pala, andito kami ngayon sa kalumpang. Hindi ko lang sure kung kalumpang naggarlanto o kalumpang liliw. So ngayon guys, huwag natin pahabain yung video. Ito na yung mismong kinabit namin, hanging cabinet na modular at yung ilalim natin ng lababo na modular din. Ayan, tingnan nyo naman. Okay. Ayan, magpagawa na po kayo. Murang-mura lang to. Pre-estimate, dito po kami sa Santa Cruz, Laguna. Ayan, PM nyo lang po ako sa page. Ilalagay ko yung ating page dyan. Maging yung contact number. Ayan, message nyo lang po ako. At ayan, pag malapit kayo, pupuntahan ko kayo personal. Okay? Ayan, i-check natin isa-isa para bago tayo umuwi ay walang problema yung ating cabinet. Ito yung ilalim na may pull-out basket. Yan, check natin yung lagayan ng baso. Ito naman yung lagayan ng plato. Okay, yan guys. Oh, kita nyo naman. Ngayon, ito naman yung hanging cabinet. Tingnan natin yung loob. Yan. Okay, yan. Ang handle po niyan sa ilalim. Yan na po yung modular talaga ngayon. Ang materials po niyan ay pang modular talaga. Okay, yan ay pang naka-design po talaga dyan para sa gawing modular na ganyan talaga. Kasi mayroon pong ibang materials na ginagamit para sa modular. Napapagkaari naman, pero ito, ang materials po talaga niya ay ito. Yan. Modular profile po ang tawag dyan. Okay, yan po. Yan. Salamat po sa panonood sa aking video at subscribe na din po. Salamat po. God bless.